Good day guys, once again, this is Mark Bukoy from Mark is the One. Welcome back sa ating channel. Yan, so you probably guessed it right now, may bago na naman tayong isda. Tatlo sila actually. Well, what's new? Parati namang ganito. Okay, so pero medyo nagka-problema tayo kanina, no? Kasi noon tinignan natin sila habang ina-acclimate natin sa aquarium ay medyo maliit sila at most probably ay makakain sila ng ating motor stingray. So just to be safe, I had to put a barrier, no, across sa ano, bibigyan sila ng maliit na space dito sa left side para dun yung ating mga bagong isda at yung ating stingray dito sa kabila. So kung gusto nyo makita paano ko ginawa ang ating barrier, watch this. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. Finished product. Yan, DIY natin. Mabilis ang DIY. So, nagawa natin siya within more or less 1 hour. Yan. So, time to install. Let's go. Oh, di ba? Talented talaga tayo sa mga DIY. So, wala na siguro silang malulusutan dyan. At least sigurado tayo. So, nilagyan ko na ng kasi may space konti. So, nilagyan ko siya ng sponge. Okay, so, alam ko ang iniisip nyo. Sabi nyo, ang late na ng lugar ng stingray. Well, don't worry, temporary lang po ang lugar niya na to. Eventually, matatransfer din siya. Kailan, hindi pa natin alam. So, okay, so no worry, same lang naman ang water volume kasi lumalagpas lang siya dito sa net. So, nagtutrue and true lang yung tubig. So, nilagyan lang natin ang barrier. Okay. Tsaka, this filter is more than capable, no? Kahit ganyan-ganyan lang yan, mukhang ewan. Pero more than capable yan to handle this additional bio load. Na tayo magpaligoy-ligoy pa. I-transfer na natin tong mga bago nating alaga. Okay, so ayan. I-release na natin ang ating tatlong bagong isda. So actually, dalawang species lamang sila. I-introduce ko sila ngayon. Well, they are not that expensive, no? Cheap lang siya. Hindi naman cheap. So less expensive lang siya than the usual monster pieces or other monster pieces na rare. Pero andun yung beauty, no? Yung ganda at
tsaka yung isa naman iya andun yung personality. So yung tawag ko nga sa isang species na to is the water dog, kasi nga sa dami niyang personality, sa dami nilang personality, parang aso. Well, wag na natin patagalin. I will introduce them to you. Okay, so they are not that rare. Again, so pero still. Okay, so yan ang una. We have two Oscars. Ito yung tinatawag ko. Tawag ko nga sa kanila mga water dog, no, kasi ang ganda ng personality nila. Meron silang mga kanya-kanyang ugali. So parang parang aso talaga. Well, I'm sorry kasi alam pong hindi masyadong klaro kasi nung binigay ito sa akin ay may pagkain pa sa loob. Pero anyways, don't worry, i-release natin siya para mas makita ninyo sila ng mas mabuti. Okay, so yan. First, ang ating Oscar. So these are both red Oscars, no? Yung isa albino and yung isa hindi albino. Okay, so more on them later kasi alam ko medyo hindi nyo nakikita nga kasi medyo murky yung tubig. So next is the, ito isa to sa mga pangarap ko talaga na isa na magkaroon eh. Kasi cheap lang siya, mura lang, pero napakaganda. I don't get it, no? Siguro sa pagiging common niya, pero still sa ganda niya, feeling mo expensive siya. Pag titignan mo, pag bagong keeper ka, hindi mo alam talaga na ganun, medyo mura lang pala siya or affordable. Yan, so this is the Tiger Shovel Nose. Yan. Oh, diba? Ang ganda. I don't know kung nakikita nyo ng maayos, pero no worries, i-release na natin sila. Okay, so ang Tiger Shovel Nose Catfish is a catfish. So yeah, so hindi siya lumalaki ng singlaki ng red tier catfish, but still a monster fish. So, kumakain pa rin sila ng meat. Yan. So alam nyo naman tayo, ang gusto natin ay mga monsters. Oh, diba? Yan, so ano? Tara, release na natin para siyempre hindi sila na ma-stress kasi medyo kanina pa to sila sa, ano, sa plastic. So, let's go! Okay, so ayan ang ating dalawang Oscars. So, medyo pale yung kulay nila, hindi natin ma-appreciate yung redness masyado kasi nga medyo stress sila kay kanina pa sila sa kanilang lagayan. Pero now, andyan na sila, pero I'm surprised, no, na active agad sila. Usually ang Oscar, pag stress, mababa yan, eh, humihiga sa baba. Yan, so continue tayo sa TSN or dang Tiger Shovel Nose Catfish. Mabilis lang. Ayan na siyang ating Tiger Shovel Nose. So, medyo blur. Ayan, mag-focus ka. Hoy, ang ginagawa mo. Tumabi ka nga dyan. Ayan, naku, itong dalawang to. Uy. Oh, hello muna kayo. Hello. Hindi pa kayong star. Ang Tiger Shovel Nose muna. Yan ang ating Tiger Shovel Nose. O, diba ang ganda? Hindi klaro dito sa side na to. Okay, so ayan siya. Siguro yung pangalan niya, no, galing sa shape ng kanyang ilong, which is like a shovel o pala. Diba ang astig tingnan? Sino ba naman ng... Ang astig tingnan, diba? Sino ba naman ang may ayaw ng ganyang... cool looking na isda. Okay, so ayun siya. I can't wait to grow him up or grow him out, him or her, but hindi ako sure. But anyways, at least andyan na siya ngayon. Antayin muna natin siyang mag-relax kasi medyo na-stress siguro. So kung tinatanong nyo bakit hindi ko na sila kinarantin at sinabay ko agad sila dito sa stingray, well, actually matagal-tagal na sila dun saan ko sila kinuha. Okay. Ayan, yan ang magandang angle niya. O, diba? Ang astig.
At yun lamang po para sa video na ito. Well, thank you so much for watching. Again, don't forget to like this video kung nagustuhan nyo and subscribe to our channel. So, malaking malaking bagay po yan sa atin, no? So, thank you so much. Again, Mark out. Bye-bye.